So talagang excited na tayo lang. Ate Sam, excited tayo dyan. Kung ano ang mangyayari. How about you guys? Sino ang mga teams na sinusubaybayan nyo? It's Ateneo versus FEU and DLSU versus UST. Ano ang sa tingin nyo ang magiging kinahahatnan ng mga team, ang mga matchups na yan? Sa akin, kinakatingin. Matanda yung bata naman. Ganun ba? Mati pa na yung lipat. Paano ba? Kasi ano ako kasi, fan lang kasi talaga nila ako. Nanonood na ako, naaliw na ako. Fan ako ng magandang laro, ng magandang laban, ng mga five-setter game. Fan ako nun. So ngayon, ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari. Bagong taste ba? Gusto kong makita sa finals ang UST-FEU. And lalo na adapted ako ng FEU. Parang gusto ko talaga sila makita sa finals. And gusto ko mag-cheer ng bonggang-bongga. Pero ibang taste naman. Aabangan talaga natin lahat yan. Myla, wala na ang NU, unfortunately, sa Final Four this year. Pero sinong team ang pinapanood mo sa UAAP? Wala ata. Hindi ko na alam eh. Wala na akong ideas sa UAAP. Sige, UST ang unang napanood ko. UST and Lasal. Sinong player mo, Myla, sa UST ang pinapanood mo talaga? Actually, ngayon si Ia Lowry. Kasi grabe yung bata talaga ngayon and grabe yung confidence niya sa laro. And parang di siya rookie maglaro eh. Parang Myla Pablo ba? Kasi si Ia kasi parang veteran na siya maglaro. I mean, hindi niya iniisip na rookie lang siya. Speaking of FEU kanina, Ate Job, sino ang player na inaabangan mo sa FEU na maglaro ng UAAP? Alam mo, sayang. Ebon! Nasasayangan ako sa bata kasi sobrang galing. And sigurado ako na makakabalik siya ng malakas. Kasi unlike before na coming from an injury, sinasabi na end of career, hindi ako naniniwala. Wow! Ikaw, diba? You are just returning from an injury. And si Ebon, last when I covered the DLSU-FEU game, pwede na daw siya maglaro. Tinanong lang siya ni coach kung kaya ba niya. Kaya na ng tuhod niya, but mentally, she wasn't really prepared for the game. And, you know, it was a no-betting game kasi for FEU, so hindi muna siya pinasok. Like Evan from FEU is a rookie. Yes. Kaya Laura from UST is a rookie. Steph Mercado is not a rookie. But we have a rookie. Sana naman, Lasal ang cheer natin, di ba? It's DLSU's. They're going for four-peat. Yeah. Des Cheng, Des Clemente, they're both graduating. Meron din tayong rookie, meron din tayong Jolina De La Cruz. Ano ang masasabi mo sa performance ng DLSU? Kakayanin ba pumasok ng finals? Kakayanin nila kung gugustuhin nila. Kasi lahat ng teams na yan, kahit gano'ng kahirap, kakayanin nila. Kasi isa lang yung goal nila, makapasok sa finals. So sana walang bibitaw for Lasal and and UST. Go! And Alyssa, your team is solid at number one. Only two losses in this season. Ano masasabi mo sa season ng Ateneo so far? Well, they're very strong. Pero I think may mga instances na may mga lapses lang. But I think those lapses made the team stronger and braver. But I guess for Ateneo naman, I hope they're ready kung sino man ang makakatapat nila. Hopefully sa finals. Guys, ano muna tayo dito? Kanya-kanya muna tayo dito. And I think Ateneo has to focus on their strength. Kasi, may game plan pa na. And then they have to focus on their strength. And, you know, we miss also the Ateneo who we used to see na happy, really enjoying the game. And I think at this latter part, they deserve to enjoy the game. Kasi madami ding seniors ang mawawala. Wala kaming masyadong rookie sa loob. Pero may mga seniors kami na buong-buo yung puso na gustong mag-exit ng maganda din. So, pantay-pantay lang tayo sa part na yan. Pero I think yun talaga. I think they have to really enjoy this remaining games. And siguro, hopefully, yun yung maging key nila. And they have to be confident na kaya sila nasa number... Kaya sila nasa number one. Kaya sila nasa number one kasi they work hard for it. And sana magtuloy-tuloy lang. And guys, isa lang. Abangan natin lahat yan. Just a quick finals prediction. Lai, I'm gonna start with you. Sino ang gusto mo makita sa finals? Well, Ateneo and the other. Wow! Grabe naman. No, ako, I'm gonna be happy kung sino mapunta. Pero for me, it's really a different battle if you end your career with Ateneo Lasal. Kasi madaming seniors eh.
Steph? Siyempre mag-agree ako. Ateneo Lasal. Kasi, yeah, nabanggit nga kanina na we missed Ateneo Lasal last year. Pero ang ganda din ng finals na nangyari, FEU Lasal. Pero, I mean, everyone deserves to play sa championship. Pero, masaya pag Ateneo. At nanonood tayo lahat sa Ateneo Lasal. Myla, sino gusto mo makita sa finals? And you. Hindi ko na alam. Ano ba? Diyos ko. Hindi makaget over sa NUC si Myla. Myla, Ateneo, FEU, DLSU, USD. Ang hirap dito, ha? Well, siguro, well, lahat na lang sa inyo. Hindi, ngayon talaga is, USD, FEU, Lasal, and Ateneo is, parang, halos lahat naman sila, pang-finals na sila, yung pang-laro nila, So, siguro ako talaga, well, Ateneo. Wow, thank you. And you didn't. Hindi ko alam. And, well, ano? Ang hirap naman kami, Michelle. Sige na lang, okay lang. Hindi kami magagalit sa'yo. DLSU or USD? Siguro, Ateneo and Lasal and USB, tatlo. And then, siguro ako, for me, Ateneo and Lasal. Same, ayaw mabash ni Myla. Ayaw niya mabash. Ang hirap kasi mabash. Saber! Diba? Okay, Ate Jobs, ikaw ang maiiba ng landas. Sino ang gusto mo sa finals? Hirap na hirap ko, diba? Ikaw din mahirapan. Sundalo ako, tayo madapang. Aray ko po. Saglit lang. Oh my God. Feeling ko tinitingnan ako ng mga tao, ano yung sasagot ko? Ano yung sasagot ko? Siyempre, adopted ako nga ng FEU. May disclaimer nga. Okay, so FEU. FEU, bahala na sila dyan. Bahala kayo dyan. Okay. Kung sino ang tatapat. So it's either DLSU or USD? Yes. Depende sa kanila. Bahala na sila dyan. Okay. Kung sino magbibigay sa inyo, bahala na kayo dyan. Basta ando ng FEU. Pero maganda din talaga ang laban ng Ateneo. So excited tayo lahat. Excited, speechless lahat sa magiging labanan ng UAAP. At hindi talaga natin alam kung sino ang papasok sa finals, pero aabangan lang natin yan. Mapapanood at may-enjoy nyo ang opening day on May 26 of the PVL Reinforced Conference sa San Juan Arena po yan. Mapapanood nyo ang ating PVL Superstars, Jobs Gonzaga, Myla Pablo, Steph Mercado, and Alyssa Valdez. Ako din po, Michelle Gumabaw, for the score!